Sa paglabas nila Eloy sa korte, nakita nila si Ali nito at agad naman ito pinuntahan ni Eloy si Ali sa kanyang kinaroonan. Sa pagdating ni Eloy sa kinaroonan ni Ali, niyakap siya nito ng mahigpit. Nung nakita ni Fred nagyakapan si Ali at Eloy, naalala niya ang kanilang sweetness moment ni Hannah noon. Ang sabi ni Ali kay Eloy na kanina pa siya nito tumatawag sa kanya. Humingi naman ang paumanhin ito si Eloy kay Ali at sinabihan niya na bawal ang cellphone sa korte. Nagtanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa dito. Ang sabi ni Ali na kailangan niya makausap nito si Mang Fred, kaya lumapit ito si Ali sa kinaroonan ni Mang Fred upang kausapin ito. Nakiusap nito si Ali kang Mang Fred. Ang sabi ni Fred, ayaw niya itong gawin sa kanya dahil naging mabait ito sa kanila. Pero kung tungkol kay Hugo ang kanyang pakiusap nito, hindi siya interesado. Ang sabi ni Ali, nabigyan lamang niya ng kaunting konsiderasyon nito si Hugo. Bakit? Bakit ko bibigay sa kanya na pinakait sa pamilya ko at sa mga taong inagawan niya ng kabuhayan? Ang sabi ni Fred. Ang sabi ni Ali, tama siya nito. Mali ang kanyang ginawa at pinagsisihan niya ito. Kung bibigyan mo lamang siya ng pagkakataon. Ang sabi ni Fred, hindi niya alam ang buong pagkataon ni Hugo. Pero tatay po kayo. Ang sabi ni Ali, yun ba ang sinabi niya sa'yo? Ano ang alam niya sa pagiging tatay? Tinalikuran niya ang sariling anak. Inunan niya ang negosyante at ang pera niya na kinamatay ng asawa ko eh. Si Eloy na lang ang natitira sa akin at hindi niya makukuha ang anak ko. At yung inakala niya na masisilaw si Eloy sa pera niya, nagkakamali siya. At kung inakala mo na mahal ka ni Hugo, nagkakamali ka. Walang pagmamahal sa puso yung tao na yon. Puro pera lamang ang alam niya. Ang sabi ni Fred. Ang sabi ni Ali kay Mang Fred, hindi lang kaya napuno ng galit ang puso niya. Habang sa mansion, pinapainom na ni Queenie ng gamot ito si Lolo Sir. Nagtanong ito si Lolo Sir kay Queenie kung meron na ba siyang balita kay Ali. Ang sabi ni Queenie, wala pa siyang update nito kay Ali at sana mapigilan ni Ali ang pag-alis nito kay Eloy dahil sa pelikula lamang niya ito napapanood. Balik naman tayo kina Ali. Ang sabi ni Ali, nawala siyang alam sa pagiging ama. Ang lahat ng alam niya na sa pagiging magulang ay nakita sa kanyang ina. At pagdating sa kanila ng mga anak niya, ang kalagayahan na nila ang nakasalalay, gagawin niya ang lahat kahit nahirapan na siya. Basta para lamang sa ikabubuti nila. Ang kanilang pag-alis nito ba ay para ba sa ikabubuti ni Eloy? Or dahil ba sa galit ng puso niya? Tahimik lamang ang tugon ni Fred habang tumutulo ang kanyang mga luha nito sa kanyang mga mata. Ang sabi ni Eloy, kumpara sa kanya, tapusin nila ang kaso na kanyang ina dito sa Maynila. Kasi hanggat hindi nila alam kung ano ang totoong nangyari at kung sino ang may sala, kahit saan sila pumunta, hindi sila matatahimik. Ang sabi ni Fred, kung malayo sila nito kay Hugo, malayo sila sa gulo. Ang sabi ni Eloy, kahit pumunta sila nito sa Bicol, may panganib naghihintay sa kanila at gusto pa niya isama si Lola Heart. Kung dito lamang sila nito, maraming mga tao ang tumulong sa kanila. Lumapit ito si Lola Heart sa kanila at sinabihan niya si Fred, natatawag na lamang siya nito ng taxi. Ang sabi ni Fred, sa Porok 11 sila nito pumunta. Sa pagkarinig nila sa sinabi ni Fred, sobrang masaya sila nito dahil hindi na sila aalis ng Maynila. Ano kayang reaksyon ni Helena kapag malaman niya na hindi sila tumuloy nito ni Fred sa pag-alis ng Maynila? Yan ang ating abangan sa susunod na part 2 ng episode 90. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!